back to my vlog. Hi, Coco. Hey guys, for today, samahan niyo ako sa isang makabuluhang araw bilang isang veterinaryo sa Pilipinas. So, sa umaga, ako ay isang part-time professor. So, I never expected na magiging professor ako after ko makagraduate. So, na-realize ko na mahirap pala talaga magturo. So, saludo ko sa mga professors natin siya. Sa panahon ngayon, ilan na lang yung gustong magturo. Kaya, I encourage everyone na kung may passion kayo magturo, i-consider nyo ang maging isang professor para sa next generation ng mga future veterinarians. So, after class, ako naman na isang part-time veterinarian sa isang small clinic dito sa Bulacan. So, sa typical day, syempre, hindi mawawala yung vaccination and the worming. Mahalagang mahalaga to, lalo na ma-prevent natin yung mga infectious diseases, lalo ng common sa ating lugar. Bilang isang veterinaryo, madalas nating ginagawa ay ang pag-check-up na mas napadali na ngayon kumpara dati dahil gumagamit na tayo ng diagnostic tool para mas masuri ng maigi ang sakit, kagaya ng pag-X-ray, pag-ultrasound, CBC chem, and mga lab tests. Ito ang madalas natin nakikita sa microscope, itong mga ear mites. Ngayon, nag-smear test tayo para makita natin kung pwede na i-stud yung aso. So, ito naman yung heartworm under the microscope. So, hanggat maaga dapat ma-prevent natin siya. Next naman, ang pinaka-favorite ko, yung surgeries. Ayan. Sa ngayon, nakadami ako ng surgeries kaya naisipan kong i-document. Una kong surgery is yung castration or yung neutering kung saan tinanggalan natin ng testicle yung aso para hindi na sila dumami. So after castration, meron naman tayong case na pyometra kung saan nagkakaroon ng nana yung kanilang matres. Kaya maagapan natin to kung ipapaspay natin yung ating aso kung hindi naman natin plano i-breed. Kung hindi ito maagapan, pwede ikamatay ito ng aso. Next surgery natin is yung cesarean section. Medyo tight yung budget ng owner kaya nakiusap siya na kung kaya pa i-normal. Ngunit sa X-ray lumalabas na may nakabara na tuta o suwi. Kaya kailangan natin i-CS dahil pag tumagal-tagal pa to, pwedeng malaso na yung tuta at yung nanay. Kaya hanggat maaga, hanggat buhay pa yung tuta nung pagka-ultrasound natin, mas maigi na ma-CS natin siya agad. So next naman, may dinala sa ating aso kung saan lumuwa yung kanyang mata and after 3 days pa ito nangyari kaya medyo nabulok na yung kanyang mata. Kaya hindi na natin masisave yung mata ng aso o wala tayong choice kundi operahan at tanggalin ito. Isang challenge sa amin na kung may garapata yung aso, maaaring meron tong Ehrlichia na magpapahirap sa amin. Ay ano, pagod na ako, natapapa ako. May oras naman na hindi busy sa clinic. So, pag may time, gumagawa ako ng educational content at nagpo-post ng mga nakakaaliw na content para sa mga veterinaryong nagsistruggle kagaya ko minsan. So, ba't tatapos ng day in your life? So, kapagod, worth it. At hindi pa pala nagtatapos ang araw na to sapagkat kailangan natin magbasa-basa at mag-aral pa ng mga diseases ng mga hayop dahil hindi lang natatapos ang pag-aaral natin pag nakaka-graduate na tayo dahil ito ay lifelong learning. Nahabol akong... Nahabol ako sa aray kong kalakay. Story time! Grabe, hindi ko to makakalimutan itong araw na to kung saan nadapa ako sa harap ng clinic. Yes! Nadapa ako. Nakakahiya. Okay, so ganito kasi yung scenario. Lalabas ako kasi may babakunahan akong puppies na ayaw nilang ibaba yung kanilang alaga sa clinic. So it's okay. So syempre lalabas ako. And sakto may lumabas na aso. Kasabay ko na lumabas. So hindi siya nahawakan ng tali. So nakalabas yung aso. Kasama ko yung vet nurse na assist ko. Sa sobrang paghahadali ko, gusto ko makuha yung leash. Ayun, nadapa ako. Tapos, nakakahiya. Ang daming nakaparada doon na customers. So, nakita nilang nadapa ako. Tapos, ayan, yung mga sugat ko. And yes, ayan, mayroon pa ako dito pa sa may hips. So, nakakahiya. So, during that time, hindi pa ako in pain. Sabi ko, okay lang po ako. Wala naman po masakit. Sanay na po ako. Sabi ko ngayon. Tapos sabi nung client eh, dok, nagdudugo yung braso mo. Grabe pala ito, magdugo kanina. Hindi ko napapansin. Like, lumalawa talaga. Kaya hindi ako in pain. Siyempre, kakahiya yun eh.
Pero yun, worried na worried sa akin yung owner ng aso. Mas nag-alala siya, nag-alala pa siya sa akin kasi dun sa aso niyang tumawid ng kalsada. Nakakahiya lang. So, ayun, medyo nabasag yung phone ko. Pero okay lang naman. At least, okay yung dog. Yun lang. Natawa nga ako sa sinabi ni nung client na nakakita sa akin na sobrang dedication ko sa work ko. Talagang pati katawan ko eh. Wala, aksidente naman kasi nangyari. So, after noon, three surgeries pa yung naka-line up. So, habang ginagawa ko yun, medyo injured ako. Pero masaya ako kasi ang dami kong nagawa for today. So, gusto ko sanang umiyak as in, ang sakit! Pero kasi ang daming waiting, so wait lang. Mamaya na akong iiyak, mamaya na akong magre-reklamo sa pain. At ang daming waiting.